Okay. Magandang gabi po sa ating lahat. Then, bago po tayo mag-umpisa, umpisahan po natin sa magandang panalangin upang may basbas tayo ni God. Magsiyo po ang ating mga ulo at dami ng presensya ng Panginoong Hesukristo. Lord, salamat po sa araw na ito na pinagsama-sama niyo po kami. Patawad po sa lahat ng mga nagawa namin kasala. Bigyan niyo po kami ng lakas ng katawan sa araw-araw at layin niyo po kami sa anong kapahamakan at sa karamdaman. Sana po, bigyan po kami ng bukas na puso, bukas na isip upang mas maintindihan namin yung ituturo sa amin ng aming mga mentor. Then, sana po maging maganda yung labasan ng gabi na ito. Sana po mag-input sa aming mga puso at isipan yung matututunan namin ngayong gabi. Yun lamang po ang tanging namin panalangin sa pangalan ng iyong Panginoong Hesukristo. Amen. Yan. Bago naman po tayo mag-start, shout out po muna yung mga kasama natin dito, lalo na yung mga bago, yung mga first timer, din yung mga kasama nating OFW. Naririnig po ba ako, sir? Yes. Okay. Shout out muna ako, maghanap muna ako ng mga yan. Shout out muna sa ano, Team Gold na pinamumunahan ni Sir Ramon Belo at sa kanyang partner na si Mami Rian Belo. Shout out kay Ma'am Cecil Ledesma Pamaong. Shout out kay Sir Briggs, ang pinakapugay ng founder ng Kritos. Then shout out kay Ma'am Rain. Shout out din kay Ma'am Dolores Ramos. Shout out din kay Ma'am G. Ang grupo ng God's Army. Shout out din kay Sir Reggie. Shout out din kay Ma'am Jenny Arellano. Then, hanap muna. Pa isa-isa kasi cellphone lang gamit. Hanap. Yan. Shout out kay God's General Relante. Shout out kay Gold Eric Baron. Shout out kay God's Army Lisel, Ma'am Lisel. Yan. Hanap. Hindi ko lang makita yung iba. Yan. Si per team na lang ako babanggitin kayo dun sa mga ano. Yan. Team Kratos, Team God's General, Team God's Army, Team Outstanding, yan, bakang team. Team Gold, yan. Basta sa lahat ng mga participants nito, hindi ko na kayo maiisa-isa kasi medyo marami tayo. Yan. Dako muna naman tayo sa ano, sa rules and regulation. Yan, para maganda yung pag-attend natin ng training, mas maganda, nasa maganda tayong pistong, malakas yung ating signal. Then, yan. Ito yung ano, dapat i-rename natin yung mga kasama nating ano, sa grupo para pag nag-breakout room tayo, isang anuhan lang, sama-sama agad. Yan. Make sure na convenient yung place mo. Hindi dapat maingay at hindi palipat-lipat ng pwesto. Yan, importante yun.
bawal lang nakahiga, walang damit o nakasando at natutulog kasi nagte-training tayo, talagang bawal matulog kasi wala kang matututunan kung matutulog ka lang dito. Yan. Siguraduhin naka-mute ang audio para maiwasan nyo ang distraction sa speaker. Yan. Damay para hindi mano kung may ingay man dyan sa lugar nyo. Siguraduhin connected ang audio para naririnig ninyo yung sinasabi ng speaker. Dahil bawal ang naka-off cam at respect sa speaker para ganahan naman yung mentor natin na magtuturo sa atin. Dapat naka-on cam tayo. Tapusin ang Zoom meeting, training, gathering para mas maintindihan ninyo yung ituturo sa atin ng ating mentor. Kung dalawa kayo sa bahay na nakakonik sa Zoom, keep distancing para hindi magkaroon ng echo. Yan. Keep on bridging sa mga chat room and focus sa speaker para mas matututo tayong mabuti. Focus lang tayo. Pakinggan natin yung mga sinasabi ng speaker parang para mas matutunan natin yung mga ituturo natin sa kanila. Yan. Then, yun. Hindi naman ako yung ano dito, yung bida dito. Mayroon akong tatawaging tao. Yan. Pag sa resulta, talagang salot ako sa tao na ito. Siya yung ama ng hits, top earner. Yan, kung sa sasakyan, talagang grabe. Ang resulta nito, nakakatatlong sasakyan na. Dating stockman. Pero na dahil sa negosyo na ito, talagang nagbago ng 360 degree yung takbo ng kanilang pamumuhay. Then, hindi ko na patatagalin. Kasi alam ko, excited na yung lahat na matuto. Tatawagin ka na yung ama ng Hits International, si Sir Mark Polmano. Ayan, maraming salamat po, Sir Nestor, sa iyong napakaganda pong pag settle po sa ating grupo. Si Sir Briggs medyo napapakamot ata ng ulo. Pero anyway, sabi ko nga lang din eh, meron po nag-chat po rito, ang dami mo daw pong grocery dyan. Oo, baka pwede ka daw pong mamahagi, di ba? So anyway, Sir Nestor, maraming salamat. Ganyan lang po talaga magsalita si Sir Nestor. Opo, ganyan talaga, malumanay lang din talaga siya. Pero rock po yan. Oo, rock yan. So anyway, unang-una sa lahat, gusto ko pong batiin yung ating 42,000 plus participants na nakikinig po sa atin ngayon. Luzon, Visayas, Mindanao, magandang gabi po sa ating lahat. At sa mga nasa abroad po nating kasama, magandang araw po sa inyo kung anong oras man po dyan. Batid po namin na kayong lahat ay mga nasa mabuti pong kalagayan. Yan. Isa na naman pong ano, araw ulit ngayon ng Linggo or Monday ulit. Diba? Kumbaga pinagpala tayo na magkasama-sama at the same time matuto ulit. Siyempre, maraming salamat sa ating Panginoon kasi binigyan ulit tayo ng isang araw ulit para tayo ay matuto. Diba? And then welcome din po sa ating mga first timers na nandito. Yan, LA, Lower Antipolo, si Sir Briggs, di ba? So anyway, ano po, welcome po sa lahat ng mga first-timers po. Kung meron man po dito, I know, nakikita ko kasi meron din talaga eh. And then even kahit mga follow-up, welcome po sa ating HITS Leadership Training or A Night with the Founder. Okay? It's an advanced learning po ang inyo pong matutunghayan ngayong gabi. Yan, para po kahit papano, habang ikaw ay nagsisimula, okay, naaaral mo na 'yung negosyo. Actually, napakaganda po ng topic natin ngayong gabi. Opo, napakaganda po. Yes. Ito pong topic na ito. Ito po 'yung naging susi. Yan. Ito 'yung naging susi para ako po ay makaakyat ng top earner at bilang consistent po sa na top earner sa ating company.
And then sa atin, okay, hindi naman po tayo madamot. Because talagang it's an open book talaga tayo na binibigay natin yung mga skills and then mga strategy and then mga attitude po na pwede mong ma-adapt, na pwede mong makopya and then gayahin and then nang mai-apply mo sa iyong network. Yan, it's advanced learning po para sa mga bago. So sa mga members naman, so napakagandang topic din po nito even kahit sa mga leaders din. Kasi nung nalaman ko po yung bagay na ito, yes, nung nalaman ko po yung bagay na ito way back, bago po ako naging top earner no, ng international ha, since 2016, 17, 18, 19, 20, 21, international top earner po yung pinag-uusapan natin. Hindi lang sa may grupo. Kasi pag umakyat ka ng international, yung grupo talaga, sa savers talaga, talagang consistent ka talaga doon. So anyway, ito yung bagay po na aking na-adapt. At mga bagay-bagay po na akin pong nalaman. At the same time, napakapalad mo. Sinasabi nga namin nila Sir Bregs, you are so blessed and then privileged po na meron tayong ganito, 'di ba? Na mentoring na kung saan nagbibigay tayo ng mga skills or something learnings po in advance na iyong matututunan na pwede mo ma-apply sa network. So para po sa mga first timers na hindi pa po nakakilala sa akin, konting pakilala lang po ulit. Before po ako mag-share screen, my name po is Mark Polmano, former SM employee way back nung ako po nagsisimula po katulad po ninyo. At kung bakit man po tayo nagkaroon ng mga resulta, katulad po na nasabi ni Sir Nestor po kanina, because po sa mga ganitong gathering. Yes. Kung pwede kong talaga mismo na ano, yung dati ha, nung ako'y bago ha, meron talaga akong notebook at saka ballpen na talagang jot down notes every time na may binibigay sa aming something wisdom and something knowledge yung aming mga mentor nun. And then sabi nga nila, or sabi nga po namin, if you want to be successful, listen to those successful person na nagawa na yung bagay na gusto mo. And then ang maganda sa business natin, so may nagtuturo na, so ang gagawin mo na lang, papakinggan mo, isusulat mo, and then i-a-apply mo na lang din po sa business mo. Yan. So again, hindi po ito masyadong matagal. Ready ba kayo ready ba kayo makinig kahit mga 4.5 hours? Ready kayo? 4.5 hours tayo? Pero dyan, no, nakita ko sa my screen, no? Tumaas yung kilay, 4.5 hours. That's 12 yun, ha? Kahit 24 hours pa daw, sabi ni Ma'am Rain, kasi kahit nasa bahay naman din tayo, eh. Pero don't worry po. Hindi tayo tatagal ng 24 hours. Mga 4.5 hours and then 3 days lang po yung ating itatagal. May napapakamot na ulo niya. Sabi, nagugutom na ako. Pwede ka pong kumain. Kahabang ikaw ay mismo nandito, pwede kang kumain kasi alam ko, abot mo lang dyan yung kaldero mo. Pwede kang sumubo habang ikaw ay nakikinig. Ang mahalaga, napapakinggan mo at pwede mo masulat yung ating maitatopic. So, we really make sure po na may matututunan ka ngayong gabi. At hindi ko po sasayangin ang panahon mo na pag-attend po ngayong araw na ito. Opo, so magagamit at magagamit nyo po yung ating maituturo. And then naway, okay, makisama yung ating internet connection at the same time, syempre, sa patnubay ng ating Panginoon na mai-deliver po natin ng maganda yung ating topic po for tonight. So anyway, let's start. Type mo nga ng 1 kung game ka na. Type mo nga yung 1. Type mo nga 1. Kung game na, type 1. Yan, sa mga nakikinig nga po, oh wow, dami. Diba? Type 1. Sa lahat po ng mga nag-type po ng 1, so meron ka pong parating po na 15 headers. Oo, sa iyong times many. Opo, may parating po. Mm-hmm. So anyway, ito na. Yung ating topic. Yan, ilalabas ko na yung ating chat. Alright. Ayan. So like what I said po, okay, welcome po sa ating HEATS Leadership Training. Every Monday po, 8 p.m, ginagawa po natin ito upang tayo ay makapagbahagi po ng something skills or knowledge po sa ating mga members na pwede po makatulong sa habang ginagawa nyo po yung negosyo natin. Kasi naitatopic na natin eh, halos karamihan, diba? Sa ating in terms of our marketing plan. So talaga na itatopic na yun. And then I know, baka kabisado mo pa nga.
Pero ang tanong, paano ka magiging top earner naman? Ano yung mga dapat na kailangan meron ka? Ugali, skills, or attitude na pwede mong gawin and then ma-adapt mo para mismo magawa mo yung negosyo. Okay? So anyway, provided po ito ng HGS natin or HITS Global Support. So like what we said, so kahit ikaw ay nasa bahay, talaga ikaw ay matututo. So pag ikaw ay in-involve mo, and then mapakinggan mo yung ating mga tinuturo. So okay? Anyway, let's start po para kahit papano tuloy-tuloy na tayo. Ang ating topic po for tonight, yan. Ang ating topic po for tonight, attitude and skills for being uno top earner. You know why? Bakit ko siya tinapik? Ulitin ko ha. Attitude and skills for being uno top earner. You know why kung bakit ko siya tinapik? Okay? Sooner or later, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, sooner or later, isa ka sa magiging top earner ng buong company natin. Wala pong duda yon. Opo, wala pong duda yon. Yung income na malaki, yung resulta, sasakyan, grupo, pangalan, pagbabago talaga ng buhay, pwede magkaroon sa'yo. Basta, gawin mo lang yung ilan sa mga bagay na maituturo natin dito at ilagay mo sa may business din natin. So mahalaga, mapakinggan mo siya habang ikaw ay nag-i-start, okay, para at least kahit papano, so pwede mo lang agad siyang magawa. And then I highly appreciated po yung mga nagcha-chat. At least kahit papano, meron pong kasi ang nakikita ko lang dito, yung sarili ko lang eh. Ang nakikita ko lang din na nakikinig talaga yung mga nagcha-chat. So bridge ka lang pag meron kang naririnig at the same time na nakikita din ng maganda. Okay? Apogi nakikita ko. Oo, so dala lang yan ang ating mga produkto. Okay? Anyway, let's start po. Attitude and skills for being uno top earner. Ano-ano ba yung mga bagay na kailangan meron ka para ikaw ay maging top earner na dapat, okay, alam mo to at dapat ginagawa mo ito. So let's start po. Okay, let's start na. Number one, yan. Pwede mo isulat ha. Sooner or later, ito yung mga bagay na gagawin mo at ituturo mo sa magiging grupo mo. Number one, okay, number one, persuasion. Number one, persuasion. You know why? Isa po sa malaking factor, okay, na meron ang halos karamihan ng top earner sa buong company natin or even kahit grupo natin, kailangan matutunan mo yung persuasion. At alam mo ba, nagsimula din po kami dati na hindi po namin yan alam. Pero makukuha mo yung persuasion na yan, okay, sa araw-araw mong pagkausap ng tao. Opo, doon mo siya makukuha. And then, kumaga parang tipo, kailangan mo siyang matutunan, yung parang tipo makakapagpasunod ka ng tao kahit hindi mo siya empleyado. Kasi sa labas, kaya lang naman sumusunod ang tao kasi may sweldo eh. Pero sa network po, hindi siya ganun. Hindi mo mismo empleyado yung bawat mga business partner natin dito. Sila ay makakasama natin sa negosyo. Pero ang tanong, paano ka makakapagpasunod ng iba't ibang background ng tao at the same time napakuhanin mo ng pangarap nila na mismo na yung parang tipong tuturuan mo sila paano nila kukunin din yung mga bagay na gusto nila at mga bagay na pangarap nila. Kailangan matutunan mo yung persuasion. You know why? Konting dagdag ko ha. Yung persuasion po na yan, naaaral po siya. Yung parang tipo na example na lang, pag meron kang kliyente na kausap, okay? Yung parang tipo na wala siyang ibang sagot sa'yo. Pag natutunan mo yung persuasion na to ha, wala siyang ibang sagot sa'yo kundi oo. Opo. Pag natutunan mo yung skills na to, promise po at nagamit mo sa network na ginagawa natin at sa maganda, magiging successful ka dito. At pansinin mo, lahat ng top earner, okay? Lahat ng top earner sa ating company may tinatawag na persuasion. And then hindi lang po isa, dalawa, tatlo yung kanilang mismo napapasunod. Even kahit mismo daang-daang tao or kahit libo-libong tao, kaya nilang pasunurin. Kasi meron silang tinatawag na persuasion. At kailangan mo matutunan yan, okay? Para pagdating ng araw at pag humawak ka ng malaking grupo, kaya mo silang pasunurin kahit hindi mo sila sinesweldohan.
Pero makukuha mo yan sa may pagkausap po ng marami mga tao. Dati nung personal, nung offline, napakadali. Hindi ko sinasabing napakadali. Kumbaga, madali mo siyang matututunan kasi personal mo nakakausap yung tao. Lalo na, bigyan kita ng technique. Way back nung natutunan ko yan, okay, pag kumakausap ka ng isang tao, kailangan seryoso ka, syempre. Sincere kung tawagin. At lagi ang tingin mo dapat, okay, sa kanang mata. Kanang mata. Oo. Kanang mata, ibig sabihin seryoso ka. Pero pag kaliwa daw kasi, last kasi daw ang tawag doon. So usually, na-apply ko siya dati. So, syempre, laging mismo sa may kanan ako ang tingin. Tapos, syempre, every time na tinatanong ko siya about sa may business, lahat po ng sagot niya, oo lang ng oo. Hanggang sa mismo na makasali na, hanggang sa mismo siya ay mismo na maging member na. So, ganun po siya. Again, kailangan mong matutunan yung tinatawag na persuasion. Paano mo mapapasunod yung mga tao na kunin yung kanilang mga pangarap, na sundan ka sa pagkuha din ng mga pangarap nila. Diba? That's number one. Medyo marami-rami kasi ito. Kaya medyo iaalatid ko lang siya ng minutes sa may pag-explain. Pero dapat matutunan mo yung persuasion. Number two. Reading people. Yan. Number two. Reading people. Gusto mo bang matutunan makabasa ka ng tao? Yan. Sige nga, type mo nga sa may chat. Gusto mo bang matutunan magbasa ng tao? Gusto mo ba? Chat ka nga dyan. Sige nga, kung gusto mo. Yan. Yan. Sige. Gusto mo bang malaman kung yung kausap mo ay manloloko or hindi? Gusto mo bang malaman kung paano mo siya malala? Kung paano mo siya matututunan? Kung yung kausap mo ay manloloko or hindi? Gusto mo malaman? Sige nga, kung gusto mo malaman, type 4. Type mo nga 4 kung gusto mong malaman. Kung yung kausap mo, gusto mong malaman kung manloloko or hindi. Ayan, ang dami, type 4. Ito, technique. Kung gusto mong malaman, kung yung kausap mo, bear with me ha, pakinggan mo ako ha. Kung gusto mong malaman kung yung kausap mo ay manloloko or hindi, subukan mo magpaloko sa maraming mga tao. Malalaman mo kung yung kausap mo ay manloloko or hindi. Do you want to prove me to you? Oh, for example, girls muna. Di ba nung unang-unang merong lalaki nagsabi sa'yo ng I love you, di ba kinikilig ka? Uy, sinabihan ako ng I love you. Pero nakaranas ka na may mga taong nagloko sa'yo. Oh, hindi naman lahat kasi may mga loyal naman. Yung may mga nakaranas mismo na yung marami nang loko sa'yo. Diba pag may nagsabi sa'yo na lalaki na I love you, ay, ganyan yung sinabi sa akin dati. Tamo, nag-uumpisa na naman, loloko, hindi na ko yan. Kasi nga, na-experience mo siya. Anong gusto kong i-point? Okay? Kung gusto mong malaman kung yung manloloko man yung kausap mo or hindi, kailangan mo mismo na ma-experience muna na maloko ka muna. Yes. Kasi kailangan mo munang masaktan bago ka matuto. Ganun talaga ang buhay. Kasi kailangan mo talagang matuto. Parang sa may pagpapalaki ng muscle, hanggat hindi sumasakit yung muscle mo, hindi yan lalaki, hindi yan mag-grow. Tama ba? Ganun din sa tao. And then masakit man siya tanggapin, pero hindi po matututo ang tao kung hindi po nasasaktan. Kaya nga sabi ko nga, okay, kung gusto mo makabasa ng tao, kung manloloko man or hindi, kailangan mo ma-experience mo naman na maloko at the same time bago mo mismo mabasa yung tao kung manloloko man or hindi. Lalo na sa may network na ginagawa din natin. Alam yan ng mga mentors natin, especially sila Bregs, sila Abbello, yung medyo ano na, nasa years na sa may network. Pansinin mo, pag may pinakausap ka na kliyente sa mentor mo, alam ng mentor mo kung yung pinapakausap mo may pera or wala. Offline time pa. Oo. So malalaman mo kagad kung sakaling yung kausap mo is may pera or wala or mismo nagpapanggap lang. Kasi sa sobrang dami nakakausap namin dati on mismo ng one-on-one, talagang mababasa mo talaga sa mga tao yung interesado sa hindi, sa walang pera, sa meron, di ba? Sa mismo na yung parang maduda, 'di ba? Sa hindi, something like that. Kasi nga sa dami ng mga tao nakakausap palagi.
ganun po siya. Kaya nga again, dito sa negosyong ginagawa natin, kailangan mong matutunan magbasa ng tao. At para ikaw ay matuto na magbasa ng tao, kailangan mo muna ma-experience muna na masaktan ka bago ka matuto. Ganun po siya. Kailangan talaga siya. Kaya nga sabi nga natin, di ba? Experience is the best teacher. Something like that. Di ba? So again, sabi ko nga, kailangan mo siya ma-experience naman din. Kung may na-experience ka na ganyan, yung may nagsabi, magpipayin tapos hindi. Di ba? Kung may na-experience ka na ganyan, di ba? Normal po yan. Ako, ang dami ko na mismo na kausap dati, nasabi sa akin, magpipayin daw. Ngayon, 8 years na ako dito, di mo na nagpipayin. Oo, ganun siya. Pero hindi ko siya mismo na, ano, hindi ko siya tinitake as personal. Oo. Sa bawat kliyente na nakakausap ko, dahil natutunan ko yon. Siyempre, nung umpisa ako nun, masakit. Umasa ako eh. So, ang kailangan mo palang mismo na maintindihan, huwag kang umasa. Basta ang ginagawa mo lang mismo is nagbabahagi ka ng negosyo, whenever they like it or not, ang tao pag gusto, marami naman paraan. Pag ayaw, marami naman din dahilan. So tayo, hindi kami umaasa kahit san damakmak yung mga taong pinapakausap mo sa amin, hindi kami magre-rely lang sa kanila. Bagkos, dadagdagan pa namin ang kakausapin para mismo kung sakali marami may sumali. Ganun po siya. Hindi kami nagre-rely ng tatlo, apat or limang kakausapin tapos yun lang palagi ang bababara namin sa may pagkausap. No! Ang ginagawa namin, dinadagdagan pa namin yan para mas marami, as many as you can. You know why? Masakit po tanggapin, pero totoo, di ba? Mahirap umasa. Di ba ikaw umasa ka? Ang sakit. Huwag kang umasa. Hanggat maaari po, sa negosyo ginagawa natin, damihan mo ang pagkausap mo para still yung mga tao mismo na prospect mo, pag may pera na yan, pag nakadiskarte na yan, magpipiin yan sa'yo, at least, di ba? Hindi ka umasa sa kanila, pero magpipiin. Kasi kapag umasa ka na magpipiin, tapos hindi sila mismo na sumali, edi masakit sa puso. Diba? Ngayon yung tinuturo ko, lalo pag kami mga bago ako, never expect na yung mismo lalatagan natin ngayon is mismo sasali man or hindi. Basta continuous ang pag-share ng business, meron at meron mismo sasali. Kasi nga, again, kailangan mong matutunan, okay, yung pagbasa ng mga tao. Kaya nga minsan, di ba, pag meron tayong kausap sa may cellphone, kung mismo na nakasama mo ako sa may pag-zoom, hindi ko tinutuloy yung pagsasalita ko kung yung tao ay hindi nakapokus sa may pinapakita natin. Lalo na pag may ginagawa, lalo na kung saan-saan nakatingin, lalo na kung sakali mismo na iba-iba, na maraming distraction sa may paligid, it's better po na iset siya ng schedule ulit kapag hindi na siya busy para nakafocus siya. Kasi sayang lang yung laway mo kung sakali hindi naman siya nakapokus. Diba? So that's number 2. Okay? Kailangan mo matutunan magbasa ng tao. Okay? Pangatlo, medyo bibilisan ko lang kasi marami to. Mga nasa 3,600 numbers to eh. Number 3. Kailangan mong matutunan, ito na, number 3 na skills. Kailangan mong matutunan yung tinatawag na sharing the wealth. Opo. Kailangan mong matutunan yung tinatawag na sharing the wealth. Yes. Parang sa network po na ginagawa natin sa business natin. Kung alam mo na sobra yung na sobra-sobra na yung kinikita mo, 'di ba? Para sa iyo. Kailangan mong magbahagi nito sa mga tao na sa may paligid mo. Parang ganito, for example, 'di ba? Bago kayo tuon sa may network, 'di ba? Sa may government may tinatawag na tax. Tama? Mas malaki ang tax ng mga mayaman kaysa sa may mahirap. Something like that. Sa mga mahirap, so 10 to 12%. Sa mga mayaman, umaabot pa ng mga 20 to 30%. That's true. Sa church, may tinatawag po na tithes. Circulation din. Di ba? Ganon din po sa may network po na ginagawa din po natin. Kailangan po matutunan mo yung pag-sharing the wealth. You know why? Bakit minsan ang mga mentors ay nagpapapromo? That is our way para kahit papano yung ating mga nagiging income, kahit papano nababawasan natin at naibabahagi natin to sa kanila. Kailangan mo siyang matutunan. At wala po akong nakita na leader, na especially humahawak ng malaking grupo, and then top earner ng company especially, na hindi po nagbabahagi ng kanyang kinikita. Diba, pansinin mo, minsan ang mga mentors, minsan diba, yung parang tipong lalabas kayo,
kakain, iinom, 'di ba? At ang malupit, ang gagawin mo lang, a-attend ka lang, wala kang mismong babayaran, something like that. Ang tawag po doon is sharing the wealth. Opo, sharing the wealth. Ibig sabihin, hindi kasi pwede ng akin to, akin to, akin to, akin to. Hindi ka pwede maging boksingero. Yung parang suntok ka lang ng suntok tapos wala naman mismo na nilalabas naman din para sa'yo. Kailangan mo mismo na matutunan na makapagbahagi ka. Hindi ko po sinabi na gawin ito ng mga bago, ha? Okay? Kung ikaw ay nagsisimula po sa may business po natin, okay, it's very normal na hindi na kahit wag muna. Kailangan mo muna makapag-accumulate ng income. Pero pag ikaw ay kumikita na, and then alam mo naman yung iyong kinikita ay medyo more than na sa iyong pangangailangan, it's the best time para kahit papano bawasan siya. Pero, hindi po palagi. Opo, ulitin ko ha. Pero, hindi po palagi. May mga certain period na kung saan kung kailan ka magbabahagi. Ganun po siya. Kumbaga parang tipo syempre yung mga promo o kaya mga incentive naman din. Pero kailangan mo maintindihan na kailangan mo magbahagi ng wealth mo. Ganun po siya. Kaya saludo po ako sa mga nagpapa-promo ng mga mentors. Yan sila Sir Briggs, 'di ba? Sila Sir Bello, 'di ba? Yung mga nagpapa-promo sa kanilang mga leaders or sa kanilang mga dine-develop na mga members. So, maganda 'yon, especially sa mga bawat kagrupo din natin. Kung makikita mo yung top earner lalo, 'di ba, ng Saviors, especially kung may mga hinahandle ng grupo, may mga promo 'yon, may mga nagbabahagi din doon. Ganun po siya. And then, isa yun sa malaking factor po na mag-grow, na mag-grow, na mag-grow ang iyong network. Kaya nga, tayo, naka-float diba sa atin ngayon yung incentive ng laptop. So, it's our something way in na inso na binabalik natin yung bawat mga bagay po na ginagawa din ng ating mga members din. So, yun. Number three, sharing the wealth. Number three, sharing the wealth. Pero hindi po pasok dito yung sasabihin na yung manghihiram ng pang-account o kaya naman pang-member, ha? Hindi po yun. Kasi hindi mo tinuturuan yung member or yung bagong sasali, di ba, na maging totoong businessman, di ba, kung papahiramin mo siya. Kasi lahat tayo, gumawalan din po ng paraan. Ganun po yun. Pero kung sa'yo naman, okay naman, no problem dun. Pero sa mga, ano na, sa mga leaders na, so medyo na-experience rin namin siya, hindi na namin siya ginagawa kasi gusto namin yung tao, siya talaga yung dumiskarte talaga para totally talagang ha-handle at aasikasuin talaga yung business. Diba? So that's number three, sharing the wealth. Number three po yun, sharing the wealth. Number four, yan, number four. We hope na meron kayo natututunan, ha? Okay, number four, leverage. Ayan. Number four, leverage. What do I mean about leverage? Sa business na ginagawa po natin, mali-leverage ka dito. Yes. Once na natutunan mong mag-delegate, yan. Once na matutunan mo mag-delegate, di ba, ng trabaho sa bawat mga leaders or members na kine-create mo na maging leader katulad mo, hindi po pwede na ikaw lahat yung gumagawa. For example, something like this, di ba? Ikaw yung host, 'di ba? Yung parang tipo sa mga gathering, parang ganito na lang sa may business muna bago sa may network din natin. Ang isang businessman, hindi kapag nagtayo siya ng restaurant, hindi pwedeng siya yung cook, siya yung waiter, siya yung manager, siya yung security guard, siya yung mismo na cashier. Hindi pwede 'yon, 'di ba? Kailangan niya mag-hire ng tao, 'di ba? Para siya ay ma-leverage. Ganon din po sa may business na ginagawa din po natin. Dito, mali-leverage ka pag ikaw ay natuto mo na mag-delegate ka ng mga bawat bagay-bagay na part na ginagawa na activity nyo. Ganun po siya. Kaya nga minsan, di ba, nag-a-assign tayo ng mga settlement, ng host din natin, and then taga-pray. Yung something like that na ibinibigay sa'yo, sooner or later po, mag-grow na mag-grow na mag-grow yan. Hanggang sa yung bagay na nagagawa namin, nagagawa mo na. Oo. And then make sure, 'di ba, na bago mo ibigay yung mag-delegate ka ng trabaho sa iyong kine-create na leader, make sure ginagawa mo na muna. Opo, ginagawa mo na muna para mas madali and then mas mabilis kang makapag-create ng mga dine-develop mong leaders kasi nakikita sa iyo.
Pero sabi ko nga, di ba? Kailangan mo matutunan ang leverage. Parang ganito. Etong ano, etong mismong event natin ng itong event natin na to, successful to. You know why? You know why? We have 45,000 participants ngayon na nakikinig. Successful to kasi may mga magagaling maghakot. May mga magagaling na speaker, may mga magagaling na leaders po na nakikinig din, pati mga members din. Successful to, 'di ba? And then alam mo ba na bawat isa sa atin, leverage ka. Yes, opo, leverage ka. Kung bubuksan mo lang isipan mo ha, paano ko nasabing leverage ka? Sa family mo pa lang leverage ka na. Do you want to prove me to you? 'Di ba? Yung mama mo, mother mo, pwede mo siyang taga-promote ng products mo. Taga-promote ng business mo. Oo, yung kapatid mo, kung may kapatid ka man, pwede siya yung taga-deliver ng products mo or taga-hatid ng product package mo doon sa mismong kapitbahay or kliyente mo. Leverage ka doon. Kung gusto mo mismo tingnan talaga, may business ka. Yung pangalan ng business mo, yung pangalan mo. Oo, yan, yung pangalan mo, kung anuman pangalan mo. Bregandale, Ramon, Marianne, Dolores, Jenny, Nestor, 'di ba? G, Reggie, Ria. So 'yan yung pangalan mo, Rain, 'di ba? 'Yan yung pangalan mo, 'yan yung pangalan business mo. And then mother mo taga-promote, kapatid mo yung taga-hatid ng products or mismo nang taga-deliver do sa DHL or LBC, something like that. Leverage ka sa inyo. Oo, lalo na pag in-apply mo pa sa may network. Opo, mali-leverage ka dito. Pero again, okay, kailangan mo siyang matutunan. Para matutunan mo siya, tingnan mo, okay? And then obserbahan mo paano ginagawa ng leader mo or ng mentor mo yung pag-asikaso or mismo na pag-organize ng grupo nyo. Oo, kasi matututunan at matututunan mo yan. Like what we said, hindi pwede na ikaw lang magaling. Opo, hindi pwede na ikaw lang palagi yung sikat. Kailangan yung leader mo na dinedevelop sa ilalim, siya rin naman yung maging makilala. Yung pangalan din ng grupo niya, yung makilala. Oo, parang sa amin ha, okay? Parang yung fame para sa amin, nung bago ako, gustong gusto ko yon na makilala yung pangalan ko, na makilala yung grupo ko. Pero nung dumating yung time na nakilala na siya, di ba? Nakilala na ako, nakilala ng pangalan ko, mas gusto kong makilala yung pangalan at grupo ng leader ko na. Oo. Parang tipo na sa amin po ah, hindi sa pag-aano, wala na sa akin yung salitang fame sa business na ginagawa natin. Mas gusto ko yung leader ko, yung mismo mas nakikilala kaysa sa akin. You know why? 'Di ba? Kasi pag nakilala ang leader mo, mas mismo na nakilala din ang pangalan din ng grupo ng leader mo, male-leverage ka doon. Opo, male-leverage ka doon. Ganun po siya. Kaya again, on the future, malalaman mo yan pag nagkaroon ka ng grupo, so sooner or later po, kailangan matutunan mo yung salitang leverage. That's number four. Number five. Ito na. Tutuloy-tuloy ko lang. Welcome nga po pala sa mga bagong pasok. Nakikita ko may mga pumapasok po. We have 48,000 plus participants po. Welcome po sa ating A Night with the Founder. So that's number five. Number five na tayo. Number five, recruiting. Ayan. Number five, recruiting. You know why? Bakit siya kailangan nakalagay sa skills? Para ikaw ay maging top earner for being uno top earner? Kasi kailangan mo matutunan na dapat na matutunan mo na mag-recruit. In other term natin, mag-invite, mag-refer, ganun pa rin siya eh. Oo, kailangan mo matutunan, okay, na isama or piliin yung mga tamang tao na ilalagay mo sa may network mo. Oo, napaka-healthy ng network mo kung every month meron kang new direct or at least may apat kang direct. Diba? Apat kang direct na ilalagay mo sa grupo mo or mag-share. Diba? Sabi nga po natin eh, napaka-healthy po niyan. You know why? Bakit? Para nakikita ng iyong leader, 'di ba, na ikaw ay nakakapag-direct. At kahit hindi mo sabihin na sila ay mag-direct, kusa silang parang sinisindihan yung puwet na si mentor nga nagde-direct eh. Ako din magde-direct din ako. Ganun po siya. Kailangan mo matutunan na kahit ikaw ay top earner na kahit ikaw ay kumikita na ng malaki, kailangan mismo nagde-direct ka pa rin. Nag-share ka pa rin ng business. You know why?
'di ba? Kasi ikaw yung ano eh, lead by example ng iyong grupo. Hindi pwede mismo na hindi ka na mag-refer, hindi ka na mag-share kasi may grupo ka, 'di ba? And then yung kayong grupo, dine-develop mo siya. So kailangan nakikita nila sa iyo na ikaw ay nakakapag-direct ka pa din. So pwede mong i-spill over 'yan sa kanila o kaya naman mismo gawa mo sa may panibagong linya. Ganun po siya. Pero napakahalaga po, 'di ba, na matutunan mo palagi na makapag-direct ka palagi. At uulitin ko, napaka-healthy ng iyong organization once na ikaw ay palaging may direct every month. At tinatarget mo ang Savior's Best Director every month. Opo. Yes, alam mo ba, diyan lilitaw yung magiging alas mo sa mga nagiging direct mo. Diyan lilitaw yung magiging malupit na leader mo sa pagdedirect mo. Kaya hanggat wala pang lumilitaw, 'di ba, na leader or mismo na talagang malupit na leader sa mga nadedirect mo, keep on directing, keep on sharing, 'di ba? Sa mga tao po na syempre sa mga tao mismo nangangailangan at kailangan po ng extra income, so keep sharing the business. Malay mo, yung susunod mo mismo na ma-sharean, na mapapasali, yun na pala yung mismong papasabog ng network mo. Who knows, 'di ba? Kaya kailangan mo palagi mismo nagagawa po yan. Kaya saludo po ako sa mga Savior's Best Director palagi or mga nakakapag-direct palagi every month. Malaking factor po na mas bumilis at mas lumaki ang organization mo kasi consistent ka nag-share ng business. Kailangan mo yung matutunan palagi. That's number 5. Diba? Number 5. Number 6. Number 6. Number 6. Energy management. Number 6, energy management. You know why? Bakit siya nakalagay dyan? Trivia. Or mismo na ayon sa pag-aaral. Okay? Mas maraming nako-consume na energy ang mga taong negative kaysa sa mga positive. Opo. Kung ikaw ay negative na tao, mas marami kang energy na nako-consume kaysa sa mga positibo. Do you want to prove me to you? Oh, for example, di ba? Kung ikaw ay positibong tao at ikaw ay busy person at marami kang activity ginagawa palagi, umaga, tanghali, hapon hanggang gabi, may panahon ka ba mapag-usapan ang mga negative na bagay? Of course, pag inabot ka na ng gabi at napagod ka na sa activity mo, matutulog ka na lang, magpapahinga ka na lang. Kasi nga, bakit? Meron ka mismo na inaalat na energy bawat mga activity eh. Bakit ko nasabi na mas maraming energy ang nasasayang sa mga taong negative? Pansinin mo to. May mga panahon silang willing na willing pag-usapan or gawin yung mga walang kwentang bagay. Oh, ganun po siya. Oh, yung parang tipong gossip. Diba? Puro problema pinag-uusapan, puro issue pinag-uusapan. Ang dami nilang energy na sasayang. Doon nila nilalagay yung energy nila kaysa sa mga positibo mga tao. Kaya nga minsan, ako po, honestly po, natuto po ako dyan. May isa akong virtual mentor. Okay? May isa akong virtual mentor. Diba? Way back, nung ako'y nag-Facebook Live, eh meron kasi ako mismong parang tipo na parang mismo na meron akong mismo na ano yun, classmate, hindi pala classmate, yung isa sa mga na-refer ko dati na parang negative siya. And syempre, parang tipo na binanatan ko ng something mga mindset through my Facebook Live. Dati na yun, 2017 pa. And then alam mo, sabi sa akin ng virtual mentor ko, sabi sa akin, alam mo Mark, kulang ka pa sa schedule. Marami ka pang energy na nasasaya. Sabi ko, bakit? Hindi ko po naintindihan kaagad. Pero naintindihan ko po siya. Sabi niya, mas marami nako-consume na energy ang mga taong negative at tinatangkilik pag-usapan yung mga negative kaysa sa mga positive. Kasi kapag ikaw ay positive na tao at ikaw ay full of schedule, hindi mo na mapapansin yung mga negative na bagay sa paligid mo. Agree? Diba? Kaya pansinin mo to. Diba? Pansinin mo. Pag top earner ka at ikaw ay mismo na reject na kinakausap mo, diba?
after namin ma-reject, pag may nakausap kami, hindi na namin pinag-uusapan yun. Iba na pinag-uusapan ulit namin. Oo, puro na mismo na solusyon. At the same time, puro mga pangarap na. Pansinin mo, ang mga bago na-reject. Diba? At the same time, ano gagawin? Ikikwento sa may kapwa niya rin bago, sa may kapwa niya rin mga member. Diba? Ang malupit nun, 3 months na, 6 months na, hanggang ngayon, yun pa rin ang pinag-uusapan. Hindi makakapag-move on. Ganun pa rin. Diba? Kaya nga sabi nga natin eh, kailangan mo matutunan po yung energy management na hindi dapat ikaw ay mag-focus sa mga negative na bagay kasi umuubos yun na energy sa'yo. Kasi kapag ikaw ay positibo at alam mo yung schedule mo, wala ka ng panahon sa mga bagay na ganyan. Kaya nga minsan, ito po yung totoo sa akin. Diba? I don't entertain sometimes ang mga bagay na negative po kasi inaalat ko yung energy ko sa mga scheduling po natin. Katulad ngayon, alam ko yung schedule ko ngayon, alas 8, 'di ba? Although may ginawa, mayroon tayong meeting sa umaga, alam 'yan kasi kasama ko sila Sir Brex diyan, sila Sir Bello, sila Ma'am Mary Ann, sila Ma'am Rain, 'di ba? Sila Ma'am Jenny, sila Tita Dolores, sila Sir Nestor, meron kami alas 10 hanggang alas 12. O after po kanina, napunta ako sa may ano, nagpapalit ako ng cheque kasi may appointment kami ni Sir Bello. So after nun, so uwi naman sa may nagbumili na kahit konti tapos umuwi sa may bahay kasi may Zoom tayo. So what do I mean? Inaalat ko yung energy ko sa bawat activity na ginagawa ko kasi hindi pwedeng maubos siya sa mga bagay-bagay na hindi makakatulong. Ganun po 'yun. So like what I said, energy management, kaibigan. Huwag mong i-consume sa mga bagay na negative or walang kwenta. So mas maganda, mas mag-focus ka sa mga schedule mo, sa mga taong kakausapin mo, at para sa grupo mo kung paano mo mapapalaki yon. So it's another tip po. Diba? Number 6 po yon. Number 6, energy management. Okay? Number 7. Process issue. Ayan. Number 7, process issue. Bakit ko po yan nilagay dyan? Whenever you like it or not, pag ikaw ay naging top earner, lalo na po pag ikaw ay naging uno top earner, hahawak ka ng grupo. At pag humawak ka ng grupo, kailangan marunong kang mag-process ng issue. Kailangan ikaw ay maging problem solver. Oo. Parang ganito, for example, na-experience ko to. Di ba? Way back. May downline ako, ang sinabi sa akin, mentor, naputulan kami ng kuryente. On back on my mind, kasalanan ko bang naputulan sila ng kuryente? Pero dahil ikaw ay top earner, dahil ikaw ay leader ng grupo mo, syempre kailangan mo siyang advisean kung ano yung kailangan niyang gawin at kailangan mo masolusyonan yung kanyang problema. Something like that. Yung bawat binabato ba na concern or problema sa'yo ng iyong mga members, nareresolbahan mo ba or hindi? Yon, kailangan mo matutunan ng tinatawag na process issue. At alam mo ba, dun ka aasenso, dun ka yayaman. Oh, do you want to prove it to you? Oh, for example, parang ganito. Ang lawyer, kaya yan yumayaman kasi nakakapag-resolve siya ng mga legal concern or legal problem about mismo sa legal concerns. Alam naman din natin yan, di ba? Diba? Pangalawa, ang doktor, bakit sila yumayaman? Kasi nakakapag-resolve sila ng problema natin sa katawan, on our health. Diba? Ang engineer, bakit yan yumayaman? Kasi nare-resolvehan nila yung problema natin sa pagpapagawa ng bahay. Ganon din po sa may network din natin. Kailangan mong matutunan po na maging process issue, diba? Na maging problem solver ka sa grupo na meron ka o sa may grupo mo na binubuo. Wala pong perfect na grupo. Wala po. Yes. Pero kailangan mo mismo matutunan na dadaan talaga yan sa pagsubok at sa proseso at kailangan mo yang maayos. Opo. At hindi po pare-parehas ha. Iba-iba po yan. Pero dahil na-experience mo yan, sooner or later, pag naresolbahan mo siya at may dumating ulit na ganun, alam mo na kung ano yung gagawin. Kaya nga minsan, no? Way back, yung isa sa mga mentor namin. Pag nagbibigay kami ng concern sa kanya, alam mo sabi niya lagi sa amin, wala yan, simple lang yung problema niyo.
ganto lang yung gagawin yan, ganto yan, ganto yan, ganto yan. Once na in-apply namin yung sinabi niya, resolve yung problema. Parang siya yung tao napakadali mismo sabihan na mismo concern at the same time, ganto lang yung gagawin, tapos na. Oo. So what do I mean? Kailangan matutunan mo yung tinatawag na process issue. Magresolba ng problema po. Kahit hindi sa'yo. Ganun po talaga. Number 7 po yun. Pero again, sabi ko nga, huwag kang magpo-focus lang dun basta-basta. Kailangan po energy management pa rin. Pero again, problem solver ka. Number 7 yan. Number 7. Number 8. Number 8. Time management. Number 8. Time management. Alam mo kung bakit ito nakalagay din dito? Ang isa po sa hate na hate ng isa sa mga mentor natin na si Sir John Mel Buenaagua, yung mga taong late. Opo, yung mga taong late, which is totoo naman talaga. Oo, totoo naman talaga. Ang isang taong palaging late, di ba? Ang isang taong palaging late, hindi siya nagiging discipline eh. Oo, ibig sabihin po nun sa amin, ang isang taong palaging late, late din yung magiging resulta niya pagdating ng araw. Kailangan nating maintindihan na dapat pag meron kang appointment, yan, pag meron kang appointment, 15 minutes or 30 minutes ahead of the time, dapat mismo nandun ka na o nandun ka na sa appointment mo. Parang ganito, for example, meron kang dinedevelop na leader. Yan. May dinedevelop ka na leader. Ang usapan nyo, alauna, sa meet-up place nyo, dumating ka alas tres ng hapon. Diba? Every time na kayo ay nag-uusap na magkita palagi, alauna ang usapan, ikaw lagi dumarating na alas tres, do you think darating pa kaya siya ng alauna palagi? Won't. Baka nga alas 5 pa dumating yung leader mo eh. Bakit? Time management, kaibigan. Pagka ikaw mismo ay natutunan mo yan, promise po, malaking factor po na sunod-sunod yung magiging mismong discipline mo na, especially sa may oras. Oo. Kaya yung pagiging late po, sometimes hindi siya nakakatulong. Kailangan talaga yung maging, ano ka, maging professional ka. Maging disiplinado ka when it comes to time. Kaya minsan po kami, pag may kausap, hindi naman ako palagi, hindi naman ako 100%. Pero still, naiinis ako sa may sarili ko pag late ako. Oo, ganun siya. Pero hanggat maaari, di ba, 15 minutes ahead of the time, dapat andun ka na sa appointment mo. Kailangan mo yung matutunan. Kasi, ano yan eh, isa yan sa mga napakagandang skills at pag-uugali ng isang top earner po, yung hindi nalilate. Yun, time management. Kailangan naka-schedule yan, at the same time, hindi ka nalilate palagi dun sa mga appointment mo. That's number 8. Diba? Number 8. Number 9. Tara. Number 9. I hope may natututunan kayo guys ha. Inom muna ako ng water. May natututunan ba kayo? Ay, salamat po sa mga nagcha-chat. Salamat po sa mga nagcha-chat. So number 9, cash flow. Yan. Number 9, cash flow. Medyo bibilisan ko lang 'to ng konti kasi nasa ano na tayo eh, 9 na. Eh 3600 ano pa, number pa. Number 9 is yung tinatawag po natin na cash flow. Kailangan mo pong maintindihan na sa network na ginagawa natin ay kikita ka ng malaki. Opo, kikita ka ng malaki pag tinrabaho mo to. Yung hindi mo inaakala na pwede mong kitain, kikitain mo talaga dito once sa tinrabaho mo. Pero, kailangan mong matutunan yung tinatawag na cash flow. Kailangan mong matutunan, okay, yung paglabas at pagpasok ng mga kinikita mo. Bakit? Para saan pa? Na kumita ka ng malaki at pinagpaguran mo at the same time, hindi mo mahahandle lang maayos. Diba? Marami po akong nakikilalang ganyan. Marami po akong nakikitang ganyan. Yes, kumikita sila ng malaki. Yes, marami sila mismo nagiging income palagi. Pero, hindi po nahahandle yung kanilang cash flow. What do I mean? Laging walang budget palagi. Diba? Laging walang budget palagi. What do I mean? Kailangan nakamonitor sa'yo yung paglabas at pagpasok ng pera mo.
Hanggat maaari nga eh, kailangan nasusunod mo yung mismo equation natin. Ano yung equation natin? Income minus savings equals expenses. Opo. Huwag kang gagastos ng malaking halaga kung hindi naman dapat or sapat doon sa mismong kinikita. Kinikita mo kasi magne-negative ka. Ganun po siya. Kailangan mo matutunan na magkaroon ka ng cash flow sa'yo. Oh yes, one day millionaire. Alam mo yung pagpapasok ka ng mall? Di ba? Ay, aminin, di ba sa mga nagtatrabaho, pagbago ang sweldo at pumasok ka ng mall or kaya naman mismo ng department store or grocery store, yung laging yung sinasabi ni Ma'am Ria sa akin, it's a most wonderful time of the year. Yung parang yung pera mo, lagi siyang, uy, bibiling ko to, bibiling ko damit, bibiling ko ganito. Of, at the end, after that, ito mo, ubos na ulit yung pera mo, mayroon kang bagong damit. Yung mismo ano mo, yung mismong pleasure or excitement level mo, nare-relieve naman. Pero yun nga lang, after that, wala ka na ulit pera. Again, huwag sana mangyari po sa inyo na kahit ikaw ay kumita ng malaki, as bili ka ng bili or labas ka ng labas, kailangan mo matutunan na yung ingatan yung iyong pinagpapaguran. Yes. And then, para mismo makatulong para sa'yo, di ba? Bago ka bumili ng isang bagay, double check it. Kung gusto mo lang ba yon or kailangan mo siya. Oo, lagi mong tanongin yung sarili mo kasi baka na-excite ka lang. Kasi marami ko na pong experience yan na na-excite lang din ako at hindi ko naman pala kailangan pero binili ko siya. Dahil may pera, may power of buying eh. Pero still, sabi ko nga, doon ako natuto. Kailangan hindi ka palagi mismo na labas ng labas ng pera kung hindi naman kailangan, di ba? At hindi naman magbabalik sa iyo ng income, especially sa network na ginagawa din natin. So like what we said, 'di ba? Kailangan mo matutunan yung cash flow. Pangalagaan ang iyong kinikita. 'Di ba napakasarap tingnan? Imagine mo 'to. 'Di ba napakasarap tingnan kung lahat itong participants natin, imagine mo 'to kaibigan. Sa Uno1.biz mo, sa account mo sa Uno, meron kang laman doon na nasa 1,000,000 piso. 'Di ba? At hindi mo wini-withdraw. Ano pakiramdam? 'Di ba? Meron kang 1,000,000 piso nandun sa may Uno1.biz mo. And every time na gusto mo siyang i-click, parang sino ayoko muna i-click kasi hindi ko parang siya kailangan eh. Pero nadadagdagan, syempre, 'di ba? At the same time, may ano ka? Parang hindi pa nako-control mo yung expenses mo din. Ganun po siya. Kailangan yung parang tipo na kailangan mo matutunan na magtabi. Oo. Kahit hindi nga sa may Uno1.biz, kahit nga sa may bangko mo eh. 'Di ba? Kahit nga sa may bangko mo, iba po. Pag meron ka palagi mismo, may laman palagi yung bangko mo at dinadagdagan mo at pinapalago mo, of course. Diba? And kung, again, kaya po yung nangyayari kasi nga kami nakasete na ng 15 accounts na. Kaya at the same time, yung akin nagiging income naman, so pinapangalagaan na lang din po natin kasi may, for the future, may mga property at bagay din po nabibilhin. Kaya like what we said, kailangan matutunan mo yung cash flow. Okay? Yung palabas at papasok ng pera mo. Okay, number 9 po yun. Number 10, aggressively patient. You know why? Okay, bakit siya nakalagay po dyan? Majority ng mga Uno top earner or mga top earners po natin. Okay, majority po doon. Yung unang taon ng network na ginagawa po namin, hindi po siya naging madali. Hindi po kami kumita kaagad ng sobrang laki kaagad. Pero malinaw sa isipan namin na pagdating po ng araw, kikita at kikita kami ng malaki. What do I mean? Yung ginagawa naming activity dati ng pag-attend ng training, pakikinig sa mentor, 'di ba? Pag-involve sa activity ng grupo, and then active kami sa ginagawa namin sa negosyo, alam po namin, okay, na pagdating ng araw, mamumunga yung activity po namin. Just always remember, kailangan hindi ka dito mainipin. Kailangan hindi ka dito mainggitin. Kailangan hindi ka dito mainisin. Kasi pagka yun, na, yung na ano sa'yo, yung na-develop sa'yo, naiinis ka, naiinip ka, at saka at the same time, naiinggit ka, promise po,
di na kita makikita soon. Bakit? Iiwan muna kami. Kasi mainipin ka. So what do I mean? Dapat aggressively patient ka dito na yung bawat activity na ginagawa mo, ang mindset mo ay nagtatanim ka pa lang. Especially kung bago ka, nagtatanim ka pa lang. Gumagawa ka pala ng strong side mo, nagtatanim ka pala ng mga leaders mo, di ba? Inaaral mo pa lang yung negosyo na sooner or later po, pag deserve mo na at tamang tao ka na, kikita at kikita ka na sa negosyo. Opo, yan yung pagkakaiba po ng mga top earner, okay? Na yung mga kumita ka agad ng sobrang laki. Ay, yung hindi kumita ng unang taon na, compare sa mga kumita ka agad ng sobrang laki nung sila ay bago. Kadalasan kasi, I'm just being transparent, pero this is real. Kadalasan po sa mga taong kumita agad ng malaki nung sila ay bago, hindi po na-develop sa kanila yung aggressively patient. Kasi bakit? Nung unang yugto, kumita ka agad ng sobrang laki, eh nung nakaranas po ng tinatawag po ng, ano yun, yung mismong paghina ng network. Kasi nga, hindi naman sila mismong luto. Hindi naman sila mismo na, hindi pa sila tamang tao, pero na-experience nila kagad malaking income eh. Kadalasan po doon, hindi ko sa inaano ah, pero 75% po ng mga, yun ang experience, umihinto na. You know why? Kasi wala sa kanila yung tamang skills. Tamang mismo na ano eh, skills, values, di ba? And then knowledge po, and then aggressively patient, kaya sila bumibitaw. Pero kailangan mo maintindihan, di ba? Kung ikaw ay kumita ka naman ng malaki na ngayon, congratulate, di ba? Pero still, ipunin mo yung kinikita mo. Ipunin mo siya. Kasi kailangan may pamobility ka pagdating ng araw na medyo humina ng network mo. Kasi ang negosyo, ups and downs. Fluctuating po yan. Hindi naman araw-araw malakas. Pero still, kailangan mo maintindihan na lahat na naging successful dito, nagtuloy-tuloy lang. Diba? Kaya kailangan mo ma-develop yung aggressively patient. Na kapag gumagawa ka ng activity, huwag ka mang-expect, diba, na ngayon ka agad yung resulta. Ang expect mo, after a month pa ang resulta niyan kapag ginagawa mo ng activity ngayon. For example, pinaka mas madali, pag kumakausap ka ng kliyente ngayon, damihan mo yung pagkausap pa, hindi pa isa-isa. Isa sa loob ng isang araw, kailan ka pa makakapagpasali kung puro mismo negative pa yung nakakausap mo, 'di ba? Kaya damihan mo yung pagkausap araw-araw. Then habang dinadamihan mo yung pagkausap araw-araw, don't expect na sila ay sasali agad-agad. Kasi yung iba gumagawa pa lang ng paraan. Yung iba, dumidiskarte pa lang 'yan. Ang at least meron ka nakakausap, meron ka mismo na share ng business, ang pagsali niyan after a month pa. Kasi dumidiskarte pa eh. At least meron ka may ipapalo up. Di ba? Meron ka may ipapalo up. Ganon po siya. Kaya kailangan pa rin, tuloy-tuloy pa rin ang pagkausap mo. Don't expect na meron kang mapapapayin kung sakaling mabibilang lang sa daliri mo yung nakakausap mo araw-araw. Kaya hanggat maaari, marami. And then don't expect or huwag kang aasa na sasali sila kaagad. Basta ang mindset mo, sineshare natin sa kanila yung business. Ganon po siya. Kaya again, kailangan ma-develop sa'yo yung aggressively patient. Kaya kahit wala ka pa masyadong resulta pa lang ngayon, di ba? Gawin mo na gawin yung negosyo. Aralin mo, invite ka, magpa-mentor ka, di ba? And then, i-involve mo yung sarili mo sa grupo, ginagamit mo yung products, di ba? Nagka-target ka ng awards. So, sooner or later po, yung resulta na meron sa mga mentor mo, magkakaroon ka pag deserve ka na. Di ba? When the time is right, pag deserve mo na, ibibigay at ibibigay pa rin talaga sa'yo. Number 10, aggressively patient. Okay? Number 11, learn always. Number 11, learn always. Okay? Bakit siya nakalagay dyan? Okay? Yung capacity ng income mo ay nakadepende po sa bagay na alam mo. Especially sa negosyong ginagawa din natin. Opo. Kaya napakahalaga po sa amin ang mga training. Napakahalaga po sa amin yung mga mentoring. Pag sinabi sa amin ng mga mentors namin kahit dati pa pag training, drop everything. Yes, pag may schedule kami, 'di ba, ng training at meron kaming kliyente, mas ipa-priority namin ang training.
You know why? Kasi doon kami matututo. Doon kami mismo mas ano mag-e-excel pa. Useless kahit marami ka man pay-in ngayon, pero hindi ka nagte-training, mawawala rin lahat ang mga pay-ins mo. Kasi ano yung maituturo mo sa kanila kung hindi ka nag-aaral? Ganun siya. Kaya kailangan mo mismo maintindihan na pag meron po tayong training at meron tayong schedule ng gathering through Zoom, drop everything. Kung may kakausapin ka na kliyente, much better ahead of the time or before or after po ng Zoom gathering. At least hindi matatamaan yung pinaka-mentoring or training. Kasi we respect gathering, we respect training talaga. Useless po. Kaya po kami kumikita po ng malaki, kaya din po kami mismo na nagkakaroon po ng result at grupo kasi we respect training. At alam po namin, nakalagay pa yan sa may calendar namin na every week, di ba? Monday, HLT natin. Wednesday, Saviors OBP. Friday, di ba? Yung mismong gathering natin, yung mismong Saviors gathering night. Sunday, Hits Sunday Caesar gathering. So talagang nakaplot talaga siya. So kung ano man yung schedule man ng grupo mo or grupo natin, drop everything. Opo. Kasi kailangan mong matuto. And then sabi ko nga, the level of your income is the level of your knowledge. Gusto mong lumaki ang income mo, taasan mo yung kaalaman mo sa negosyo at gawin mo yung tinuturo. Pag ikaw ay maliit ang income, expect mo na konti lang din ang kaalaman mo sa may negosyo natin. Opo. Kaya again, learn always. Every time na may mga gathering, na may mga training tayo, kahit napakinggan mo na siya dati pa, ulitin mo lang kasi hanggat hindi mo na ma-master, di ba? Pakinggan mo ng pakinggan kasi kailangan mo ma-improve, kailangan mo matuto. Kailangan mo din yung nagbabasa ka ng libro, di ba? Na natungkol sa may business din natin. Yung mismo nanonood ka on YouTube ng mga motivational, at the same time, makadadadag sa'yo sa may ano natin, sa kaalaman mo sa may business, or mismo mag-subscribe ka sa mga YouTube channel ng mga mentors natin, meron at meron ka matututunan. Pag masipag ka mag-aral dito at ina-apply mo yung bawat natututunan mo, malaki ang chance mo mag-excel. Pero again, sabi ko nga, wag lang puro aral ha. Wag lang po puro aral. Kasi kahit araw-araw ka mag-training, pag hindi mo ina-apply, wala din po. So yung iyong inaaral, ina-apply mo rin dapat agad. Tine-take action mo kaagad. Kasi marami po ako nakita, kahit dati pa po, okay, nagsisimula pa sa business, kahit wala pa po akong grupo, panay-aral, attend. Kung attend talaga ng training, araw-araw talaga, nagbubutas talaga ng bangko na nakikinig talaga. Attend, andyan na mentoring, andyan na mismo ng training, pati body and soul pa dati. Pero kulang siya sa application, wala pa rin resulta. Puro lang siya aral. Yes. Opo. Kaya sana wag sana mangyari na hindi mo na-apply. Learn always, but application is the key. Opo. Itong mismo binabagsak ko po sa inyo, natutunan ko lang to dati. Ina-apply ko lang din po siya. Kaya nakakapag-create tayo ng resulta. Kaya nakakapag-create tayo ng income. And then sabi ko nga, di ba? Habang mismo tayo ay nagte-take action, nag-aaral pa tayo, ini-improve pa natin yung sarili natin, nagdadagdag pa tayo ng kaalaman, at the same time, i-apply sa network at ituturo din po sa bawat mga leaders na dine-develop. Kaya again, learn always. Number 11. Oo, number 12. Number 12, be mature. Number 12, be mature. Especially, okay? Once na ikaw ay naging top earner ka, 'di ba? Top earner ka ng company. Okay, kahit grupo naman din natin. Be matured ibig sabihin, dapat hindi lang grupo mo 'yung iniintindi mo. Yes, opo. Dapat hindi, ulitin ko ha, sooner or later, future top earner, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, dapat hindi lang grupo mo 'yung iniintindi mo. Dapat pati yung grupo ng mother group mo o ng sumunod sa'yo, kailangan iniintindi mo rin at nakikipag-cooperate ka rin doon. What do I mean? Hindi pwede na laging grupo mo lang at grupo mo lang yung lagi inaasikaso mo at napapabayaan mo yung grupo na nasa may taas mo. Hindi siya maganda. Be mature na ibig sabihin, pag ikaw ay involved sa isang organization, di ba?
hindi lang grupo mo yung tinitingnan mo, bagkus pati yung grupo na sinundan mo at pati yung grupo ng mother group mo. Hindi pwede na wala kang pakialam kasi you are involved on that organization. Opo. Kasi bakit? Way back, marami po ako nakitang mga leader dati na lagi ang nakikita lang nila or lagi inaasikaso lang nila is yung grupo lang din nila. Oo. Yung parang tipo na pagka mismo kailangan, di ba? Kailangan ng mother group, yung kanilang mismo na serbisyo o yung kanilang tulong, ayaw nilang tumulong. Alam mo kung ano nangyayari? Bawik din yung kanilang mga bagay na meron sa kanila. Hindi kami nagbawi noon. Hindi. Nasa taas na. Oo. Kasi kaya ka biniyayaan ng ganyang blessings at meron kang resulta na ganyan kasi kailangan mo mismo na tumulong at mag-inspire ka ng mga tao na sa may paligid mo. Hindi pwede na laging sarili mo lang or grupo mo lang yung iniintindi mo. Kaya nga sabi nga po namin, be mature sa negosyong ginagawa din natin. Kailangan ini-involve mo din yung sarili mo sa activity na ginagawa ng sumunod na grupo at the same time ng pinaka-mother group natin. Kaya nga, di ba, ganun din ang ginagawa din natin. Ini-involve pa rin natin yung sarili natin sa pinaka-mother group at nakikipag-cooperate pa rin tayo, di ba, sa pinaka-mother group natin kasi nga matured naman tayo. Oo, at hindi lang grupo lang din natin. Of course, we have kailangan din ng help din ng mga co-crossline natin or co-leader natin na kailangan mo mismo bigyan din ng help or tulong. Kasi bakit? Pag ikaw ay nangailangan, tutulong at tutulungan ka rin nila. Apo. Hindi mo man kailangan ngayon, pero sooner or later, kakailanganin mo pa rin. Kaya again, be matured enough. Be matured enough sa may negosyong ginagawa natin. Oo. Lalo na sa negosyong ginagawa din natin, alam mo kung ano? Kailangan mo rito mismo na mag-matured ka ng mindset na dapat yung kaalaman mo ngayon, hindi dapat habang buhay yan lang kaalaman mo. Kailangan mo mismo matuto pa ng iba't ibang mga bagay pa, di ba, na pwede mo ma-impart or mismo ma-apply sa may network na ginagawa din natin. Sooner or later magmamatured ka the moment na lagi ka namin kasama. Kasi di ka ba naman magmamatured, puro kasama mo rito, puro mga top earner at the same time. Lahat ang pinag-uusapan, paano ang gagawin, paano ang gagawin pagpapalago, kumaga-contribution, at the same time naman din, tulong sa may pagpapalaki din ng grupo, magmamature ka talaga. Again, number 12, maturity. Matured po. Uulitin ko po, okay? As bilang future top earner, ito nakikinig sa akin ngayon, dapat hindi lang grupo mo yung iniintindi mo. Kailangan yung grupo din na nasa sinundan mo, and then ang mother group din natin ay nakikipag-cooperate at nakikipag-coordinate ka rin. Diba? At the same time, tulong na rin yon sa pagpapalaki ng buong grupo din natin. Ganun po siya. Be matured. Apo. Be matured. Diba? Number 13. Level up. Number 13. Level up. Yan. Malapit na. Ilang slides na lang yan. Number 13, level up, it means po, dapat pag ikaw ay naging top earner na, pag ikaw ay leader na, at medyo kumikita-kita ka na, okay, dapat may nakikita na sa iyong pagbabago. Opo. Dapat may nakikita na sa iyong pagbabago. Ang mindset sa amin ng mga grand mentors natin, nung nagsisimula pa lang kami, okay, every time na kumikita ka, kailangan kurutan mo kahit konti yung kinita mo at bumili ka ng mga bagay na kailangan mo sa network na makakapagbigay sa iyo ng income. Parang ganito, sa amin na lang dati ah. 'Di ba napapansin mo, every awarding dati nung offline time pa, 'di ba? Bumibili ako ng isang damit. Regalo ko 'yun sa may sarili ko kasi nag-effort ako eh. Oo, kaya bumibili ako ng bagong damit. Ano man tatak 'yan, Lacoste man 'yan, Fred Perry man din 'yan, Adidas man 'yan. Dito, kumaga, kung ano man yun, gustuhan ko natatak. Oo, ganun po siya. Armani exchange man din yan. Diba? Bakit kami bumibili ng ganun? Para at least kahit papano. So, meron naman kahit papano unti-unti nagbabago sa amin. Pantalon, sapatos. Diba? Dati, usong-uso pa sa amin yung mga Jordan shoes. Diba? Ngayon, nung mismo na the time goes by, nung kumikita-kita na ulit, so bumibili na kami ng mga gadget para pang-present. Yung tablet, 'di ba? Dati nagkaroon ako ng Acer eh. Tapos nagkaroon ako mismo ng iPad, 'di ba? Tapos
nag-iinvest na rin ako sa main cellphone na pwede magamit din sa main business pagka pinapakita ko pa yung ano, yung mismo pag nag-a-advisein tayo. So something like that. Ganon din sa negosyo ang ginagawa din natin. Offline pa yun ha. Pero ngayong online, di ba? Pag medyo kumikita-kita ka na sa may business natin, okay? Pag medyo kumikita-kita ka na sa may business natin, dapat tag-i-invest ka na ng mga gadget. Opo. Investan mo na yung negosyo mo. Laptop, magandang cellphone, magpakabit ka ng wifi sa inyo, mas magiging tipid ka pag nagpakabit ka ng wifi sa inyo kahit kumpara naglo-load ka, naglo-load palagi. Mas magastos ang load minsan. Ring light, di ba? Gawa ka ng small office mo, investan mo yan. You know why? Yan yung maglalabas sa'yo ng daang-daang libong income dito sa business natin. Kaya mapapansin mo ha, hindi naman sa may pag-ano, kahit mismo camera, kahit liwanag, kahit mismo yung pinaka-office natin, ginagawa ko talaga na medyo presentable talaga kasi bakit? Humaharap tayo sa camera. Oo, nagtuturo tayo at the same time, pinapakita natin na maganda yung negosyo talaga natin. So like what we said, talagang nag-i-invest talaga kami at the same time para po sa grupo. Ang tawag doon ay level up. Sooner or later po, yung magiging leader mo under your organization, pag nakikita nila sa'yo yan, magle-level up din sila paunti-unti. Oo, ganun siya. Pansinin mo, yung leader mo, di ba? On your organization, bakit hindi siya mismo na, bakit hindi siya nag-i-invest sa mga gadget ngayong mismo online din natin? Kasi ikaw, di ka nag-i-invest sa may online mo. Sa online business mo. So, kailangan mo mismo mag-invest dyan. Huwag kang mag-alala. Magbibigay at magbibigay sa iyo ng income yan. Basta kailangan mo mismo na i-develop or i-level up yung sarili mo. Medyo tipid na nga ngayon. Hindi mo na kailangan pang bumili ng mga bagong damit. Di ba? Kahit yung mga pang-alis mo na damit, hot na lang naman yung inaayos eh. Di ba? Hindi naman kasama yung nasa may baba. Kahit nga naka-boxer short ka lang dyan eh. Kahit naka-short ka lang eh. Wala namang problema. At least hot, presentable ka. Hindi ka na rin masyadong lalabas. Kasi nasa may bahay ka na rin. Pero again, level up. Oo. Kasi leader ka eh. At the same time, magiging top earner ka. Kailangan may nakikita sa yung pagbabago. Especially income, di ba? Especially mismo nagalawan, pagsasalita, pananamit, ganun po siya. Kailangan mo mag-invest sa iyong sarili. Level up, kaibigan. So meron tayong tatapin yan sa susunod na mas malawak. Pero kailangan mo maintindihan na kailangan mo mag-level up sa business. Hindi ka habang buhay, di ba, na ganyan lang lagi ang estado mo. Kailangan mong i-level up yung sarili mo para yung susunod sa'yo magle-level up din. Ganun po siya. Kasi hanggat hindi ka nagle-level up, paano yung mga nasa ilalim mo, hindi rin magle-level up din yan. Ganun po siya. Di ba? Kaya again, level up, kaibigan. Especially pag naging top earner ka ng buong company. Panigurado, sa dine-develop mo na leader, may magiging top earner din dyan ng grupo at susundan ka maging international top earner din. Ganun siya. So again, level up. Okay? Number 14. Uy, malapit na. Apat na lang. Number 14, sacrifice. Number 14, sacrifice. Opo. Wala po naging successful. Hindi lang sa negosyo natin ha. Wala po naging successful kahit sa labas na hindi po ng sakripisyo. Oo. Yung nakikita mong ano, yung parang ganito, yung mismo napapanahon na lang, yung current mismo situation ngayon. Diba, si yung nanalo ng gold, diba? Yung nanalo ng gold sa may Olympics, si yun sa may weightlifting, si Heidelin na yun? Diaz. O pansinin mo, makukuha niya ba yung pagiging gold medalist kung hindi siya nagsakripisyo? Ano'y kanya sinakripisyo? Araw-araw na training. Diet, exercise, di ba? At the same time, yung parang tipo na talaga nag-focus talaga siya doon sa bagay na gusto niya. Kaya yung resulta niya na pagkuha ng gold, di ba? Deserve na deserve niya yon. Kasi nga, meron siya mismong sinakripisyo. Halos wala siyang oras sa ibang bagay. Diba? Para makuha yung bagay na gusto niya. O nung nakuha niya, o pansin mo, hindi lang gold yung nakuha niya. Pati yung incentive pa ng Pilipinas sa kuha niya. House and lot, kotse, condo, pera na malaki.
almost 55 million ata yun, if I'm not mistaken. Pero grabe, no? Yun po yung payoff para dun sa kanyang sakripisyo. Ganon din po sa network din po na ginagawa din po natin. Gusto mo ng masaganang buhay, gusto mo na mas malaking income, kailangan mo matutunan na magsakripisyo po. Kailangan hindi mo na ginagawa yung mga bagay-bagay na nakakapagpabagal sa'yo. Oo. Kailangan umiwas ka na sa mga bagay-bagay na hindi makakatulong sa'yo sa negosyo. Sakripisyo po ang tawag po doon. Oo, na mag-focus ka. Para ngayon, instead of manood ka ng TV, manood ka ng Cardo, di ba nandito ka at ikaw ay mismo umaatin at nakikinig, o di ba natututo ka kahit papano? Kaysa naman lagi ka nanonood, eh hindi ka naman mismo na, hindi ka naman na-asenso naman din doon. At least yung tinuturo natin dito, magagamit at magagamit mo pa sa network na ginagawa natin. Ang tawag po natin doon is sacrifice. Parang sa atin, wala pong top earner, hindi lang ako ha, wala pong top earner sa buong company or kahit top earner ng savior sa grupo din natin na walang sinakripisyo. Parang ako na lang, di ba? Bakit ako naging top earner? Bakit ako nagkaroon ng resulta? Pasintabi po sa mga nagtatrabaho. Pero still, kung bakit po ako nagkaroon ng resulta sa negosyong ginagawa natin? Because I sacrifice my work. Kasi ito po yung bagay po na kinarir ko at sineryoso ko. Kaya deserve ko pong kumita ng malaki. Dahil dito ko po ibinubuhos lahat ng oras ko. Ikaw na nakikinig sa akin ngayon, hindi ko sinabi na mag-resign ka. Pero kung gusto mo talaga na maramdaman yung tinatawag na freedom, malaking income, pangalan, top earner, at grupo na makikreate mo, kailangan mo magsakripisyo, kaibigan. Opo. You cannot serve two masters at one. Opo. Wala po, parang ganito na lang. Wala akong nakikita na top earner na part-timer. Lalo na sa international top earner. Meron man ako nakikita sa savers din natin, ngayon top earner, next month, hindi. Kasi may ibang bagay pa siyang ginagawa eh. Opo. Kaya pansinin mo, lahat ng consistent top earner, especially nagtatarget ng top 1, top 2, top 3, sa savers palagi, lahat full-time. Opo. Whenever you like it or not, lalo na po sa mga nagtatarget po ng masarap na buhay sa negosyo ginagawa din natin, kailangan mo po mismo may isakripisyo ka talaga. You cannot serve two masters at one. Huwag mo na po akong gayahin na halos 24 months po ako nag-part-time before po ako nag-resign. Pinahirapan ko lang yung sarili ko, magre-resign din pala ako. Ika-career ko din pala ito. At kikita din pala ako ng sobrang laki. Pinatagal ko pa, pinahirapan ko pa yung sarili ko, pinagtagal ko pa. Kung kaya mo naman seryosohin and then gawin, di ba? At andyan na yung grupo, gawin mo na siya. You need to sacrifice, kaibigan. Ay, ulitin ko, lahat ng top earner po, may sinakripisyo po yan. Kaya deserve po nila yung pagkakaroon ng resulta. Opo. Wala pong top earner na hindi po nagsakripisyo. Wala po. Oo, wala po. Ay, itanong mo pa sa lahat. Meron at meron po. Meron at meron talagang sinacrifice yun. Kaya deserve nila yung success na meron sa kanila ngayon. Ito yung question ko. Ano yung kailangan mo isakripisyo at kaya mo isakripisyo para makuha mo yung pangarap mo? Ano? Diba? Number 14 yan. Number 15, problem solver. Okay, naisingit ko siya. Pero katulad siya ng process issue po natin na kailangan po, okay, matutunan mo makapag-resolve ng problema. Okay, kailangan mo matutunan makapag-resolve ng problema, okay, na personal mo pa lang hanggang sa may network na ginagawa din natin. Kasi again, paano ka makakapag-resolve ng problema mo sa may network kung yung personal mo problema hindi mo masolusyonan? Di ba? Kaya nga again, kailangan mo matutunan maging problem solver. Oo, maging problem solver sa bawat mga concerns, issues, problems po na binabato sa'yo. At the same time, yan ay mismo na masolve. Ganun siya. Number 15 po yan. Kailangan matutunan mo yan. Number 16, discipline. Yan. Number 16,
discipline, like what I said, kung pinakinggan mo po yung simula kanina hanggang sa number 16, sa number 1 hanggang sa number 16 ngayon, lahat po yan ang fall down sa discipline. Opo, disiplina sa pag-attend ng training, di ba? Disiplina po sa may mismo na pakikinig sa may mentor o yung mga activity na ginagawa natin, time management din yan. Okay? Pag natutunan mo yung pagiging disiplinado, malayo mararating mo. Oo. Pag natutunan mo yung pagiging disiplinado sa negosyo ang ginagawa natin, malayo ang mararating mo. Kahit hindi ka magaling, kahit kulang ka pa sa kaalaman, pero disiplinado kang matuto, disiplinado kang gawin ang negosyo, disiplinado kang makinig sa mentor mo, disiplinado ka mismo na gawin ang network, magkakaroon at magkakaroon ka ng resulta basta disiplinado kang gawin ang negosyo natin. Opo. Lahat naman ang successful, disiplinado eh. Di ba? Wala po ako nakitang naging successful po na hindi disiplinado. Parang sa may pagpapaganda ng katawan. Kung hindi ka magiging disiplin sa pagda-diet mo, pagkain, na mga mismo na mga pagkain, hindi ka gaganda katawan mo. Kung hindi ka magiging disiplinado sa may pag-exercise ang katawan mo, di ba? Hindi gaganda at lalaki katawan mo. Kailangan mo maging disiplinado para ma-achieve mo yung magandang katawan na tinatarget mo. Ganon din sa business din natin. Kailangan mo matutunan maging disiplinado sa lahat ng ginagawa mo dito, di ba? Kasunod din yung pagiging successful. Oras, pakikinig, pag-aaral, pag-a-apply na natututunan mo, di ba? Yung parang tipo na talagang aggressively patient ka din. So again, discipline po. Kailangan mo yan. Number 16. Okay, number 16. Number 17. Oy, last one. Last two. Ituring mong kapatid ang bawat isa sa atin. Yan. Isa po yan sa mga rules ng mentor natin, ng grand mentor po natin, na each one of us, even iba-iba man tayo ng mga nanay or mother na pinanggalingan, pero mayroon tayong iisang common ground. Alam mo kung ano? Lahat tayo gusto natin makuha yung pangarap natin at meron tayong goal na gusto mo mismo na makuha. Kailangan mo matutunan na yung bawat kasama natin dito, ituring mo silang kapatid. Bakit? Para lahat tayo, sabay-sabay natin makukuha yung mga bawat pangarap din natin. Kasi nga, nagtutulungan po yung bawat isa. Kasi pag hindi mo tinuring na kapatid, yung bawat kasama natin dito, di ba? Mahirap pong makita. Di ba? Mahirap kung ikaw yung panganay, ikaw yung mismong kapatid. Nakikita mo yung kapatid mo, wala nagiging resulta, tapos ikaw nagkakaroon ng resulta. Di ba mismo masakit yun sa may puso natin? Di ba? Pero, ang maganda doon, kahit anuman, saan man sila nang galing, pag tinuring mo silang kapatid, hindi ka mapapagod magturo, hindi ka mapapagod mag-guide, hindi ka mapapagod mismo na i-gather palagi sila at gawin kung ano yung mga bagay na responsibility mo. Kasi ang mindset mo, lahat yan kapatid ko. Ang goal natin, lahat yan ay umasenso. Kahit matanda pa yan, kahit bata pa yan, kahit anumang edad man din yan, babae or lalaki man din yan, ituring mo yung bawat isa na kapatid mo. Kasi ang goal po natin, lahat ay mismo na umasenso at matulungan natin yung bawat isa. Diba? Kahit na, diba? Kahit inaabot mo na yung dalawa mong kamay at minsan hindi nila inaabot, at least tumutulong ka. Opo. Not in terms of money palagi, but in terms of mindset na kailangan mo ituro at na mismo na maitulong din para sa kanila, gawin mo. Oo. Kasi nga, concern ka pa rin para sa kanila. Again, ituring mong kapatid ang bawat isa sa atin. Malaking factor po yan na hindi mo pababayaan yung bawat mga kasama natin. At ang goal mo, lahat din yan mismo ay umasenso kasama mo. Diba? Then last, number 18. Last. Maging padre de pamilya or ina sa network. Yan. Number 18, maging padre de pamilya o ina sa network. Especially sa tinatayo mong grupo. Kaya ako sinabi pong padre de pamilya, parang sa mga lalaki. Diba? Kung ikaw yung ama ng grupo mo, ganun siya, padre de pamilya ka. Pag ikaw naman ang ina ng tinatayo mong grupo, syempre, ikaw naman yung ina, nanay. Diba? Mother of your group. Diba? So ganun din siya.
So again, pag natutunan mo po yan, hindi mo sila pababayaan. Magte-take ka talaga ng responsibility para sa kanila na sila ay i-guide. Mag-iisip ka talaga ng way para sila ay matuto at matulungan. Diba? Again, tatayuan mo talaga yung grupo mo. At the same time, diba? Hindi ka papayag na hindi mo mapakilala yung grupo mo at yung pangalan mo. Ganun po siya. Kaya again, maging padre di pamilya ka sa grupo mo or ina sa network na ginagalawan mo. Ganun po. And that's, balik muna ako dyan. And that's the skills and attitude po sa ginagawa po natin negosyo for being uno top earner. Okay? Again, yung mga bagay na naisabi ko po doon, okay, pwede mo i-adapt yung mga makakatulong para sa'yo. Or pwede mong itapon yung mga bagay na hindi naman din kailangan. Pero again, yung mga bagay na naisabi ko po para po sa inyo, yun yung eksakto po na ginagawa ng halos karamihan na top earner sa negosyong ginagawa din natin. Diba? Pero again, before tayo mag-end, meron akong pinrepare sa inyo na short video. Oo. Ito yung isa sa mga bagay na lagi ko napapakinggan or lagi ko mismo pinapanood every time po na ako ay medyo nalolo moral or nadadown. Kahit pala si Upmark, nalolo moral din. Yes, opo. Pero still, hindi siya matagal. Ine-energize ko lang yung sarili ko kasi bakit? Sabi ko, hindi pwede na mangyari to palagi. Kaya kailangan ko mismo mag-level up and then ma-recharge palagi yung sarili ko. Pero gusto ko mismo ipapanood sa inyo ito, dagdag po dun sa sinasabi ko po para ikaw ay maging top earner. Yung video na to, 1 minute lang din. Pero yung bawat salita niya, pakinggan mo mabuti, meron at meron kang matututunan. Okay? So, play ko lang ha, para mapanood ko sa inyo. What's stopping you? Are you too tired? Didn't get enough sleep? Don't have enough energy? Don't have enough time? Is that what's stopping you right now? Don't have enough money? Is that the thing? Or is the thing that's stopping you, you? Excuses sound best to the person that's making them up. Stop feeling sorry for yourself. Get off the pity party. Telling everybody your sad and sob stories, trying to get people to show up to your pity parties and your pity parades. If you ever see me in a Rolls Royce, a 6 or 7 star hotel, living my life to the fullest, don't get jealous of me. Because I work my ass off to get it. Nobody handed me nothing. Wake your ass up. Awaken the beast inside. It's game on. It's go season. It's time for you to take advantage of the access and the resources that you have in your country and your community. You got a problem with your life. You got a problem with your environment. Do something about it. If you want it, go get it. Recognize the excuses are not valid. They're conjured up, they're fabricated, they're lies. And how do you stop the lies? You stop the lies with the truth. And the truth is, you have time. You have the skill, you have the knowledge and the support and the willpower and the discipline to get it done. The fruit of everything good in life begins with a challenge. Everything is uphill that's worthwhile. And this, it's not going to come to you, and it's not going to fall in your lap, and it's not going to be something that, oh my God, it just was so simple. It's always going to be difficult. If you want it, you got to go get it. This is your chance. This is your shot. This is your moment. This is your time. This is your place. This is your opportunity. This is my time. This is my moment. Tomorrow, tomorrow, tomorrow. Ain't no such thing as tomorrow. We only got today. It's your dream. If you want to have it, get your butt up and make it happen. If you want to have it, rise and grind.
you still got work to do. Stay on that basketball court. Stay on that football field. It's grind season, homie. Grabe yung video, no? It's, ano, it's rise and grind. It's home season, homie. Kumaga parang tipo na, I hope meron kayong mismo nakuha dun sa may video. Na for every time na ikaw ay medyo napapagod, o kaya naman mismo na parang akala mo walang support na nangyayari, pero still, meron at meron. Meron at meron. Kailangan mo lang po mismo na bumangon. Kaya nga, rise and grind eh. And then there's so much work to do na gagawin din po talaga natin. And then sumabay ka sa my network. Yung ano, yung ating tinapik po kanina, pwede mo siya idagdag or i-apply sa network na ginagawa din po natin. And then nasa sayo. Yung resulta mo, hindi po kami yung makakapagsabi kung sakaling makukuha mo ba siya, kung gaano siya katagal, wala po makakapagsabi nun. Pero manggagaling po yun yung matagal or mismo mabilis depende po sa pag-take action mo at sa paggalaw mo sa network na ginagawa natin. Nakadepende po 'yon sa iyo din po mismo. Ngayon, nalaman mo na paano yung skills, paano yung pag-uugali para maging top earner ka. Anong gagawin mo? 'Di ba? So, kailangan mo lang siyang i-take action, kailangan mo lang po siyang gawin and then ma-deliver or magawa po sa network na ginagawa natin. And then we hope guys, meron po kayo natutunan sa ating ano, sa ating mismo na A Night with the Founder or HLT sa ating naging topic. And then we hope po na yung bagay na natutunan mo ngayon, maibahagi mo siya sa future grupo mo. And then pag ikaw ay naging top earner na din, ituro mo siya sa mga ide-develop mo na mga leaders. Okay? So yun, maraming salamat sa may pagpapakinig. So reminders na lang tayo before tayo mag-breakout rooms. Okay, reminders na lang din po. Teka lang, reminders lang. Saglit na lang ito. Reminders. Okay, reminders po. So again, we have promo. Okay, it's a part of our sharing wealth, di ba? Our promo is yung ating incentive na Acer brand new laptop. Okay? Na ang requirements lang po niya ay sobrang dali. Okay, in 3 months time pa yan. Diba? 3 directs and 60 points and then must maintain accounts for the qualifying month. So it's open for all po. Kahit ikaw na bago nakikinig ngayon, pwede mo tong makuha. Basta gawin mo lang po yung ating requirements. And then, so meron na tayong August 16 pa lang naman po ngayon until September 30 yan. So, pwede mo siyang makuha. And then, I just want to congratulate po yung lahat na nakakapag-direct sa grupo natin kasi isa ka sa mga namumuro na pwede mo makuha yung ating Acer laptop. And then, kailangan mo na lang ng 60 points under ng tatlong direct mo. And then, must maintain your account. Okay? So, again, it's open for all. Who will be the first? Okay? Receiver ng ating brand new Acer laptop. Pwede po yan kahit marami kayong makakuha niyan. Wala pong problema. As long as makuha mo yung ating requirements. Okay? Next. Iwas tula sa Pasko project. Ito, na-excite ako nito pagdating po ng December. Oo, kasi sa lahat po ng kasama natin na to, mayroon kami na-prepare po sa inyo na lugar ng ating pagse-celebratean. Grabe po. Mag-e-enjoy ka din talaga. And then doon po natin ibibigay ang inyong mga naipon sa ating Iwas Tula sa Pasko project. And then we are proud to say that we have 205,000 po na fund na as collection naman din. So yan po yung ating mismo na naipon na. So again, it's up to you. Once na nakuha mo na yan, so pwede mo ipanghanda sa Pasko o kaya naman pagdating sa resulta mo or it depends on you kung saan mo siya gagamitin. So yan po. Ano yan? Updated po yan. So, we are week 29 na po ngayon as of now. Congratulations po sa mga kasama ko dito sa project na to. So, from time to time naman, ina-update natin yan eh. So, don't you worry. So, pagdating ng December 18. So, lahat yan. Okay? Magagamit mo na. Diba? Next. Ayun. Hits cover photo and then ad frame. Okay? For those newly members na hindi pa po nakaganito, we
Okay? Appreciate po kung kayo ay mag-upload ng cover photo and then ad frame po natin para ikaw ay ma-distinguish na isa ka sa mga legit member ng ating grupo na Savers Power for System under po ng HITS International. So again, sa mga newly members po, so kung wala ka pa man din yan, call the attention of your mentor para masendan ka ng cover photo and then ad frame. If wala man sila niyan, so or if hindi mo makontak yung mentor mo naman, so ako i-PM mo para isend ko po yan sa iyo para ano, naka-uniform lang din po tayo. Okay? Then HITS International group page is exclusively for HITS members only. Opo, kasi may mga nakikita ko nakakapag-add dyan na hindi pa po member eh. Exclusive lang po yan for members only. Opo. So again po, yung mga nilalagay po natin dyan, exclusive po for members only yan. So pwede ka pa rin mag-add dyan basta meron na po silang account under on your organization. Okay? And then sa ating Savers Power for System na yan, na group page, it's open for all. Ito po yung open for all ha. Huwag kayong maguluhan. Yung HITS International for members only, ito po, Savers Power for System, it's open for all. So yung mga prospect mo, yung iyong mga nilalatagan, dito mo sila i-add. Yeah, invite mo sila dito. From time to time, kino-confirm naman po natin yan para at least ma-curious sila about Savers Power for System, yung mga pinopost po natin. And then I highly appreciated po sa lahat ng mga leaders and then members na bukod sila ay nagpo-post sa kanilang timeline, sa kanilang mga Facebook page ng grupo, ay nagpo-post din sila sa ating Savior's Power for System group page din. Again, be matured. Apo. So, hindi lang dapat grupo natin. So, again, pati yung grupo ng sinundan mo na grupo, and then mother group din natin, kailangan ay nagko-contribute din po tayo doon. Okay? Be matured po. That's a reminder po as being a leader. So again, invite ng mga prospect po and then may add din natin dyan. Pati mga members din natin, of course. Diba? And then yung ating ano, mga pinopost din po dyan. So kung wala ka pa man din ma-post, copy the caption, save the photo, and then post it to your timeline para meron kang pang curious sa iyong mga Facebook friends. Okay? And then, don't forget to like and then comment on the comment box. Kung meron ka mga nakikita mga pinopost din natin, malaking tulong po yun sa ating mga pinopost palagi. Di ba? Maraming salamat sa mga nagko-comment. Doon. And then yun, creating a GC messenger for those members or client po natin is one of the effective way din para ma-share natin yung business. So again, much better po if may I suggest, much better po na before i-video call yung iyong prospect, much better na sendan po natin siya ng mga proof or short video na pwede po niyang mapanood just to be aware po sila about Savior's Power for System bago po natin sila i-video call na. And then kung ikaw, yan, kung ikaw naman ay merong mentor, bukod sa akin ha, kasi meron kasing tinatawag na hierarchy. Yan, hierarchy. For example, si Sir Briggs, 'di ba? Andiyan si Ma'am Rain, andiyan si Ma'am G, 'di ba? Example, si Ma'am G, meron kliyente. Yan siya o yung leader or yung direct ni Ma'am G, merong kliyente. Bago siya dumirekta sa akin, kailangan makakausap muna siya ni Ma'am G. Makakausap muna siya ni Ma'am Rain. Makakausap muna siya ni Sir Briggs. Bago ko siya makausap. Ganun po siya. Ang tawag po doon sa amin is hierarchy po. Oo, bago siya makausap ng pinaka-grand mentor or grand leader po, kailangan yung mga immediate mentors muna natin yung nakakausap sa kanila. You know why? Kasi para at least kahit papano po, so sa kanila pa lang, tapos na. Parang sa atin naman din, mismo na advice na lang or welcoming na lang din naman po. So again, maiintindihan mo siya parating ng araw. Kasi ang mindset namin, kila grand mentor John Mel, and then grand mentor John Lee, wala nang advice. Welcoming na lang sa mga bago. Yun din po siya. Kumbaga sa atin pala, tapos na. So ganun po siya. So again, don't get me wrong, pero still, ang ginagawa natin is mismo na, yung mga bawat leader natin ay hinahasa na natin na sa kanila pala, tapos na, before po dumating sa atin. Pag hindi talaga kaya, so again, andito naman din po tayo. So advice lang bago kami pumasok.
Pero ang mag-a-advise doon, sila mentors nila para mismo bago kami pumasok. Okay? So yan yung ating GC Messenger. And then yun, ito yung sinasabi ko po kanina. So isa sa mga tools natin para ikaw ay matuto, yung ating YouTube channel. So please do subscribe on our YouTube channel para updated ka sa mga pinopost po natin dyan ng mga gathering. So again, like what we said, isa po ito sa mga tools. Kung hindi ka man naka-attend noong nakaraan, so pwede mo siyang panoorin ulit. At the same time, so pwede para ikaw ay ma-update sa ating mga previous na magiging top na mga topic. Diba? And then, ayan, yung mga links na mga videos po, ilagay mo siyang isave sa may notes mo. Yan po yung mga video na pwede mong isend doon sa may GC Messenger mo para kahit papano napapanood muna ni prospect about open-minding, about business din natin. So maganda po, napapanood din sa kanila. Para kahit konti, meron silang idea bago natin sila malatagan. Okay? Then next, Kids Private Pool Party is on August 28, 2021. Yan. So on ano yan eh, on Rizal, on Antipolo Rizal. So we hoping po, 'di ba, na maging okay, ayos yung mismo na ano, yung mismo na tayo sitwasyon kasi until August 20, pero still we really make sure po na mismo na matuloy natin yan on August 28. So again po, it's a wide party naman din, meron tayong mismo na rentahan na pool. Exclusive lang din po yan para sa atin. So may pagkain, may games, meron tayo mismo na resort, meron tayo mismo na ano, van na gagamitin, papunta rin naman din po doon. So it's open po for all sa mga gusto po makasama. Sa mga nasa abroad at mga nasa probinsya, so pwede naman po na mismo na sa susunod, pagka nandito ko na sa may Metro Manila. Pero sa mga nasa Metro Manila naman din po, pwede kayong makasama naman din po dyan. Okay, on August 28 po yan. Okay, then ayun, di ko na nailagay dito, pero yung OBP po natin sa darating na Wednesday, okay, is kasado na. So again po, invite 1:1 po tayo doon. Kasi yun yung ano, yung mga na-follow up natin na nakaraan, yung mga nilatagan natin, so pa-attend din po natin doon. Okay, para at least kahit papano, so makita rin nila kung gaano rin tayo kadami at yung mga tao mismo na makita nila, makatutulong din sa kanila. Okay, invite 1:1. Diba? Then lastly, so Mark chapter 11 verse 24 again. So whatever you ask in prayer, believe that you have received it and it will be yours. So again, pray hard, it works. So don't forget to pray palagi every day and then samahan mo ng action sa lahat ng bagay na gagawin mo. So again, magiging successful ka. Basta again, wag na wag mo siyang kakalimutan palagi, nakausapin at magdasal ka sa kanya. Okay? So again, stop na natin 'to.